isang profesor sa UP Manila ang naging kadamay noon ni Kristel Tejada nang mamproblema ang estudyante sa pambayad sa matrikula. Humingi ng paumanhin ng profesor sa dalaga at sa naulilang pamilya dahil sa kabiguan niyang makatulong. Nakatutok si Victoria Tulad. Araw-araw dumadalaw sa burol ng UP Manila student na si Kristel Tejada, ang kanyang guro sa kolehiyo na si Professor Andrea Martinez. Misto lang anak na raw niya kasi si Kristel. Kay Martinez daw nagsabi ng problema si Kristel tungkol sa kanyang hindi mabayarang tuition loan na dahilan kung bakit niya kailangang mag-leave of absence. May ilang sumisisi kay Martinez sa nangyari sa estudyante. Sa isang open letter sa Facebook, humingi ng tawad kay Kristel at sa kanyang pamilya, si Martinez. Bagamat wala raw siyang dapat ipaliwanag sa publiko, gusto niyang linawin ang ilang issue. Una, hindi raw kailangan ng guarantor ni Kristel para makautang muli. Pinayuhan daw niya ang ama ni Kristel na makiusap sa Vice Chancellor para payagang makapag-enroll si Kristel at ang college department na ni Kristel ang magbabayad ng tuition. Noong time na yun, it was already way past deadline. But we were still advising him na kung pwede siyang makiusap ulit. I'm just a junior faculty. Wala naman akong clout sa taas, sa powers that be. So, kaya ang naisip namin, kung siguro yung parents yung makikiusap, baka maawa sa kanila. Kahapon, inalis na ng UP ang no late payment policy nito. Nangako rin ng UP na magkakaroon ng reforma sa Socialized Tuition and Financial Assistance Program o STFAP. Hindi raw inakala ni Martinez na magpapakamatay si Kristel. Maayos daw ang kanilang pag-uusap at nagsabi pa itong kakayanin nito ang problema. Huwag daw naman sana siyang husgahan. Yung mga hindi naman nakakakilala kay Kristel, hindi nakakaalam ng mga totoong nangyari, wala silang karapatan na husgahan yung bata, lalo na nga at hindi naman siya makakapagdepensa na ng sarili niya. Ang pamilya Tejada natuwa sa pagtatanggal ng UP sa kanilang no late payment policy. Huli na dahil may isang buhay na nabuwis. Nagpapasalamat pa rin po ako at may mga pagbabago na naganap sa sistema po ng ating pamantasan. Bukas nakatakdang dalhin sa UP Manila ang labi ni Kristel. Sa Sabado ng hapon ang kanyang libing sa Manila North Cemetery. Hindi po namin inaasahan na yung pating ibang mga university ay makikilaw ko or ganito po yung magiging reaction. Yung nangyari ngayon sa anak ko, parang nagsilbi siyang wake up call. Umabot naman hanggang UP Mindanao ang panawagan para ayusin ang sistema ng scholarship. Tinakpan din ang itim na tela ng mga estudyante ang oblasyon bilang pagkondena sa nangyari. Victoria Tulad, Nakatutok, 24 Oras.